Badlang people, ako po si Banat Ba and it's Banat time! Nako, 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 ayaw talaga mag-move on itong mga kapamilya na ito. Oo, dahil nyo pa yung mga packboy na nagloko tapos biglang iniwan ng jowa. Hindi kayo makapag-move on. Kayo na nga ng loko tapos kayo pang may lakas ng loob magreklamo. Ngayon naman, ang issue nila yung oligarch daw. Kasi sabi ni Pangulong Duterte, napatumba niya ang isang oligarch nang hindi gumagamit ng martial law. Siyempre, todo react naman ng mga tangahanga ng ABS-CBN. Keso si Lopez lang naman daw yung napatumba. Nakakalimutan ata nila na hindi lang naman si Lopez ang napatumba na oligarch ng ating Pangulo. Paalala natin sa kanilang maliliit na utak, itong mga pinagbayad na oligarch na ating Pangulo. Una, yung Mighty Corporation na nagbayad ng 40 billion sa ating gobyerno dahil sa kanilang pagkukulang sa tax. Pangalawa, Philippine Airline nagsettle ng 6 billion para sa pagkukulang niya sa tax. Pangatlo, PLDT na awardan ng frequency ng gobyerno ng libre pero sinubukang ibenta ang frequency na pagmamay-ari ng gobyerno sa halagang 3 billion. Pero sa huli, binalik ito sa gobyerno ng walang bayad. Pang-apat, Ayala. Dinimanda ng Ayala-owned Manila Water Corporation ang gobyerno at gusto nila na bayaran sila ng 7.38 billion. Pero pinaglaban ito ni Pangulong Duterte at ang ending, wave ng Ayala yung 7.38 billion na sinisingin nila at hindi na daw sila magtataas ng tubig noong taon na yon. Yan ang ating Pangulo. Pang-apat, Bilweb ni Roberto Ongpin. Mga e-games casino na malalapit sa school at simbahan, pinasarayan ni Pangulong Duterte. Ilan lang yan sa mga binanatang oligarch ng ating Pangulong Duterte? Eh kasi naman to mga tangahanga ng ABS-CBN eh. Lagi na lang inihirit na keso si Lopez lang ang pinag-initan. Yang pong aking binanggit ay mga halimbawa lang po yan. At syempre, ang hirit naman ito mga tangahanga ng ABS-CBN, eh si Dennis Uy daw. Sandali, sandali. Ano ho bang ginawang masama ni Dennis Uy? May illegal po ba siyang ginawa? Hindi niyo ho ba naintindihan ang ibig sabihin ng oligarch? Ang oligarch po ay mga mayayamang negosyante na nag-iimpluwensya o nagko-control sa gobyerno. Eto bang si Dennis Uy? May kinontrol ba siya sa gobyerno? Meron ba siyang illegal na transaksyon sa gobyerno? Ang layo naman niyang kay Lopez. Alam naman natin, ang Lopez ay kingmaker yan. Lagi yung sumasawsaw sa politika yan. Lagi ho silang nag-iimpluwensya gamit ang kanilang ABS-CBN. Ang hirap kasi sa mga to, hirit lang ng hirit, copy-paste ng copy-paste dun sa mga tangahangang reporter ng ABS-CBN. Mag-research naman kasi kayo. Ang hirap naman kasi sa inyo, bobo na nga, hindi pa nagbabasa. Diba sabi nga ni Senator Marcoleta, ay mali. Kung Marcoleta pala, ang kanyang special talent daw ay hindi yung pagiging matalino, kung hindi dahil siya ay nagbabasa. Eh sana naman, bago kayo humirit, eh magbasa kayo at mag-research kayo. At hindi yung nakikinig lang kayo sa mga reporter ng ABS-CBN. Natural, ipagtatanggol niya ng network nila. Eh bababa na kita eh. At kahit sama-sama pa kayong siraan si Pangulong Duterte, hindi mapagkakaila na maraming negosyanteng mayayaman ang pinagbayad at pinanagot sa batas ni Pangulong Duterte. Hindi lang ang Lopez. Ako po si Banat Bay. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-inform kayo pag may babanatan tayong mga salot sa lipunan.